Today, we conclude our series entitled Being Rich. Ayan, no? So kung na-miss po ninyo yung mga dati po nating lesson, anong natutunan natin? Let me just review. Meron tayong good news and bad news. What is the good news? We are rich, right? What's the bad news? We are rich din. Anong good news? We have rich people opportunities. Alam mo, pag mayamang ka, may mga pagkakataon ka na hindi na-enjoy ng ordinaryong tao. Correct? Pero may bad news din. Because we learned, if you are rich, when a person is rich, ano yung bad news? Number one, mas mahirap magtiwala sa Diyos. No? Mas mahirap sumandal umasa sa Diyos. Because, you know, may pera ka eh. No? Sa alip na tumawag ka sa Diyos, withdraw ka na lang. Correct? Number two, pag may pera ka, bad news kasi, mas madali kang malihis o madistract from important things, mga mahalagang bagay na dapat mong bigyan ng halaga. Alam mo, pag mayaman ka, maraming opportunities eh. Maraming pwedeng puntahan at pagkaabalahan ng oras mo na wala ka ng panahon minsan sa mga importanteng bagay. And number three, ano natutunan? What's the bad news with being rich? Of course, because God has blessed us with more. Ang sabi sa Bible, God expects more from us. No? Nakakatakot yun. Kasi more is required, no, of us. Pangalawang linggo, what did we learn? Na ang riches, kayamanan, ay mapaglinlang. Very deceitful. No? Ano ibig sabihin nun? Kapag nahulog ka and you start loving money, okay? What happens is, when you start to love money, you will never have enough. Di ba? Laging kulang. Basta pera, nakatutok ka na sa pera, laging parang feeling mo kapos. Number two, kapag sa pera ka na nakatutok, pakiramdam mo, mas mahirap magbigay ng malaki. Di ba? Kasi, you know, pinaghirapan ko to eh. Akin to eh. Mas mahirap magbigay ng malaki. When you love money more. And, ano pang isang nangyari? Kapag may pera tayo, kalimitan, may pera sa bangko, pero walang peace sa puso. And that's very sad, no? That's not God's will for us na binibless niya, ini-enrich niya. Pangatlong linggo, anong natutunan natin? On the third week, we learned that because we're blessed by God, no? We should be what? Giving more. Dapat mas malaki tayo magbigay habang pinagyayaman, pinagpapala tayo ng Diyos sa buhay. And then last week, anong natutunan natin? Week number four. Because God has blessed us, we should what? Do more. Gumawa tayo ng mas marami pa. No? Let's encourage one another to do good works. Right? Today, mga kapatid, tatapusin po natin ang series na ito in this key thought na sa tingin ko, agree kayo. Write this down in your notes. Ano ang key thought? Basa or sulat? What you do with your money and time reveals what you value in your heart. I think you will agree with that, no? Na kung anong ginagawa mo sa iyong pera, how you spend your money, at saan mo ginugugol lang yung oras, malimit, it will show kung ano talaga ang importante, what you really value in your heart. Di ba? Hindi ba yan, yan ang ibig sabihin ni Jesus when Jesus said, where your treasure is, there your heart will be also. Di ba? Sinabi ni Jesus yon. Na kung saan daw ang pera mo, hinuhulog mo, o ginagasta mo, o nilalagay mo, sabi niya, where your money is, where your treasure is, there your heart is also. So, malinaw. What you do with your money, where you invest your time, will reveal, magpapakita what is really important to you. What you value in your heart. So, in-encourage ko po kayo sa ilalim po ng sermon notes natin. Meron pong tatlong tanong doon. Pag nag-lunch break na tayo, when you go to your lunch with your spouse o kaya
coffee time with, you know, with your friends, discuss nyo nga yung tanong dyan, no? Lalo na yung tanong na number one, no? How does the way you spend your money and invest your time, what does it say about what you truly value? Ano ba importante sa'yo? Alright? Because the way you spend your money and invest your time shows what you value in your heart. Okay, so today, mga kapatid, let's talk about being rich in the right way. Everybody say right way. Bakit may right way of being rich? Because if there's a right way, there is also a what? A wrong way. No? Alam niyo ba na merong maling paraan ng pagiging mayaman at merong tamang paraan ng pagiging mayaman. Pag hindi po tayo nag-iingat, we can be rich in the wrong way. At yan po ang nangyari sa isang mama. That is what happened to one rich person in the story of Jesus. Now, we find in Luke chapter 12, starting in verse 16. Ang sabi ni Jesus, let's read together. Sabi niya, there was a ground of a certain rich man. Sandali lang po. Who are we? Yes, we are rich. We learned that in this series, no? When you compare, pag kinumpare natin sarili natin sa 7 billion katao sa planeta, we will realize daw na okay pa tayo. So, we belong to the rich. At pag sinabi sa Bible, sinabi ni Jesus, the ground of a certain rich man, sinong tinutukoy ni Jesus? Sinong kinakausap ni Jesus? Sino ang rich? Tayo. So tayo yan. Okay? Basa. The ground of a certain rich man that yielded an abundant, what? Harvest. Ano ibig sabihin nun? Yung kanyang lupain na maraming bunga. Abundant harvest. Okay? Ani. Napaka-abundant ng ani. Ang ibig sabihin po sa panahon natin, hindi naman tayo agricultural, di ba po? Pero ang ibig po sabihin nun, there was a rich man na ang negosyo niya talagang patok na patok. Alam niyo yon? Talagang kumita ng malaki. Pumasok siya sa isang negosyo, no? Siguro hindi niya akalain kung lalaki ba to, pero wow! Talagang, you know, nag-grow, nag-multiply ang kanyang negosyo. So that's what is the picture here. Okay? Yielded an abundant harvest. Tuloy, basa everybody. Can you help me? Pasensya na po kung medyo garalgal ang boses ko. Sumisigaw na po kami kahapon sa sports fest eh. Kasi hindi kami magkakarinigan. Yan pong nangyari pag may sports fest, nagkakaubusan ng boses. Tuloy, basa. What shall I do? Sabi nung mayaman. Everybody, basa. Then he said, alam ko na, what will I do? Ano sabi niya? This is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones. And there I will store my surplus grain. And then when I've done that, ang sabi niya, I'll say to myself, ang sabi niya, I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Huh? Parang dami ko ng perang naipon. Kung dyan man yan sa East-West o sa offshore account, dami na, sabi niya. Alright? Hanggang pang 10 retirement, kaya akong buhayin ito. Basa, sabi niya. Plenty. Take life easy. Alright? Basa, everybody. Eat, drink, be merry, magsaya. No? Yun na lang gagawin niya. Enjoy, enjoy na lang. Travel, travel na lang. Kain dito, kain doon. Alas, you know, party ng party. Okay? Now, verse 20. Basa, everybody. But God said to him, you fool, this very night, your life will be demanded from you. Then, sabi ni God, who will get what you have prepared for yourself? And then verse 21, mga kapatid, napaka-importante sinabi ni Jesus. Basa, everybody. This is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich toward God. Nabasa po niyo yun? Tandaan niyo lang, ha? Let me just clarify. Hindi po galit si Jesus
dahil mayaman siya. Correct? Hindi po galit ang Diyos dito sa tao sa kwento because he's rich. Question, sino nagpayaman sa kanya? Anong sabi ng Bible? It is God who blesses people. Amen? Saan galing ang yaman ng taong to? Kay God, right? So hindi po galit si God dahil mayaman siya. Bakit galit si God? Bakit tinawag niyang hangal ka? Hindi dahil sa pera? Hindi dahil sa marami siyang pera? Bakit galit si God sa kanya? Because he thought that all of his blessings are for his own enjoyment alone. He thought that God gave him all of this money and riches and kita and profit from his business actually for him to just enjoy these things by himself. That is why God called him a fool. Hindi dahil mayaman siya. Hindi po laban ang Diyos sa kayamanan. Hindi po laban ang Diyos sa mayayaman. Kung hindi, laban po siya sa mga mayayaman sa maling paraan. You see? Rich in the wrong way. Not rich toward God. No? He was only rich toward himself, but not rich toward God. So, yan po ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid. How can we become rich? Eh, rich naman talaga tayo toward God, no? How can we become rich toward God? The good news is, itong verse na binabasa natin for the last 5 weeks na ngayon, 1 Timothy chapter 6, teaches us how to be rich toward God. Let's read together, starting with verse 17. Everybody? Command those who are rich in this present world. Again, sandali lang. Who are we? So again, sinong tinutukoy ng 1 Timothy 6? Tayo. Tapikin mo ngayon katabi mo. Tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, makinig ka daw. Ikaw yung rich. Oh, okay? Alright, basa. Command those who are rich in this present world. Ano daw? Tandaan nyo ha, sinabing command. Big deal po ito. Utos eh. Basa. Not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain. Tanong. Uncertain po ba ang presyo ng gasolina? Uncertain po ba ang stock market? Everything's uncertain, correct? So sabi ni God, don't be arrogant, nor put your hope in wealth. Tuloy. But to put our hope in God. Because it is God who richly provides us with everything for our enjoyment. Yan ang paborito ko eh. Kung paborito nyo rin, bilugan nyo sa inyong notes, no? Can you imagine? God blesses us daw. He makes our businesses profitable. He helps us so that we earn more and we make a lot of wealth. One, for our enjoyment. Hindi naman KJ si God eh, na ayaw niya tayo mag-enjoy. He wants us to enjoy. Kaya lang, that's only part one. What's the next one? Basa, command them to what? To do good. To be rich in good deeds. To be generous and willing to share. So hindi lang enjoy, but also to share. Also to use the wealth to do good. Okay? In this way, let's read together everybody. Ano sabi sa Bible? In this way, they will lay up for themselves treasure as a firm foundation for the coming age so that they may take hold of life that is truly life. Wow. They may take hold of the life that is truly life. Tanong, alam kaya ni San Pablo na may mga taong tumatanggap kay Kristo? Tumanggap kay Kristo, nagsabing mahal nila si Kristo, nagsabing gusto nilang sundan si Kristo, but they are living lives na salungat sa kautusan ni Kristo. Yes, alam ni San Pablo, no? Na posible ito. Kaya,
Dito sa series natin, ako'y naniniwala, it is God's desire that we read this verse, 1 Timothy 6, 17, 18, 19, and 20, and 21, paulit-ulit for the last 5 weeks, mga kapatid, so that we will look at the text at ma-realize natin kung sino talaga tayo at anong blessing ang binigay ni God sa atin at anong layunin niya kung bakit niya tayo binibless. Amen? He wants us to know. He wants us to be rich in a right way, not in the wrong way. Naniniwala ang Diyos na tayong mga Kristiyano na nandito ngayon, there is more in us. Marami pa tayong pwedeng maibigay, marami pa tayong pwedeng magawa na magbigay kaluwalhatian and glory sa pangalan ng Diyos if we only believe in the right way, the right things, and if we only know how to be rich in the right way. So mga kapatid, tapusin na natin yung ating key statement na pinaulit-ulit natin these past weeks. Basahin, complete it together. No? Let's read it together. Everybody, basa. God has blessed me with more than I need. I am rich. Write it down. And then the second principle, I will not trust in riches, but in Him who richly provides. That's the second week. And then the third week, because I have more, I will give more. And then last week, what did we learn? Because I have more, I will give more and do more. Correct. And today, we end this statement by saying, give more and do more for His glory. For God, hindi para sa atin. Alright? So what does it mean? Because sabi dito sa Bible, ano? To be rich toward, kanino? Sarili? Hindi. Rich toward God. So dapat si God ang focus. Siya ang mag-glorify. So ang next question na gusto kong sagutin natin is, how can we glorify God with our riches? How can we be rich toward God? 3 things, mga kapatid. Number one is this. You want to be rich in a right way. You want to be glorify God. You want to be rich toward God. Number one, God wants you to be rich in good deeds. Tagalog, be good, maging mayaman ka sa mabubuting gawa. Amen? Huwag lang mayaman sa pera. Ha? Mayaman sa ari-arian, sa lupa. Kundi mayaman sa mabuting gawa. Good deeds. Right? 1 Timothy 6:18, ano nga sabi kanina? Command them to do good and to be rich in good deeds. To be rich in good deeds. Yan po ang sabi. Alam niyo mga kapatid, nabubuhay po tayo sa panahon na marami na po at tumataas ang kontra sa Kristyanismo. Napansin niyo ba yon? Na being a Christian today, eh, hindi na safe all the time. Di ba? It's not always safe. Number one, sa US, ano nababasa natin sa balita? Sa US, bawal na ang manalangin sa public schools. Pinagmabawal na. No? Tapos, kapag nag-quote ka ng Bible verse, ngayon pwede ka na lang mag-quote ng Bible verse sa Facebook eh. Di ba? Post mo. Pero pag nag-quote ka ng Bible verse tungkol sa mga issue ng moralidad o ng buhay, o ba sasabihin sa iyo, napaka old-fashioned mo naman. No? Napaka luma mo. Right? So, marami na po sa panahon, nabubuhay po tayo sa panahon na marami ang kumukontra sa pagiging Kristiyano. Now, I would like to quote to you what an author wrote many years ago. Si Brennan Manning, sinulat po niya, etong sabi niya, and I quote to you, okay? The greatest single cause of atheism in the world. Ang number one daw dahilan kung bakit maraming tao ang hindi na naniniwala sa Diyos. I will read it to you. Is this. Hindi daw mga science teachers. Di ba?
Tayo mga Kristiyano, minsan galit tayo sa mga science teachers kasi feeling natin sila yung kumukontra sa pananampalatayang Kristiyano. Sabi ni Brennan Manning, hindi mga science teachers, hindi mga liberal politicians. Ang sabi niya, the greatest single cause of atheism in the world, kung bakit marami ang lumalayo sa pananampalataya sa Diyos, are Christians. Christians daw. Let me qualify. Ano sinabi niya? Christians who come into churches. Parang ating church. Mga Kristiyanong sumisimba. Christians who come into churches who acknowledge Jesus with their lips. Okay? But when they walk out of their churches, they deny Jesus in their lifestyle. Sa kanilang pamumuhay. Ang sabi niya, kaya maraming mga hindi nanampalataya sa Diyos ang hindi makapaniwala sa mga nangyayari sa mga Kristiyano. No? Mga kapatid, tandaan po natin, God, saan lesson natin last week? We are not saved by works, but when you become saved, you are saved for what? For good works. Amen? Plano po ng Diyos na makita sa atin na mga nakakilala kay Jesus, ano? Ang mga mabubuting gawa. Good works. Okay? Anong dapat natin gawin? 1 Peter 2:12, basahin po natin. Anong dapat natin gawin? If God expects us to be rich in good works. We are then, basa everybody, live such good lives, mamuhay kayo ng mga mabubuting buhay, basa, among the pagans, sa mga hindi mananampalataya, that though they accuse you of doing wrong, na kahit na anong sasabihin nilang pangit tungkol sa inyo, kayong mga Kristiyano, you know, yung paniniwala ninyo, makaluma, anumang i-accuse nila, basa everybody, they may see your good deeds. And anong resulta? Pag nakita nila ang mabubuti nating gawa, they will glorify God on the day He visits. Mga kapatid, that is what we should focus on. No? Tayong mga Christians. Right? Mamuhay tayo in such a way na bilang isang church, bilang isang grupo ng mga Kristiyano, kahit na yung mga kaibigan natin hindi naniniwala sa Bible, kahit na yung mga kakilala natin ayaw makinig ng mga sharing natin tungkol sa Bible, pero hindi nila maipagkaila. They cannot deny the fact na yung ating pag-ibig, malasakit, at kawang gawa, pagtulong sa kanila, ay totoo. Amen? Ganun dapat. We should be rich in good deeds. Kaya ako'y nagagalak. Alam ko, marami po sa inyo, every week, you prepare your home, hinahanda niyo yung bahay ninyo. Para saan? Para sa pagdalo ng iilang mga kapatiran, nagluluto pa kayo ng pagkain sa small group. Good deeds. No? Ang ilan sa inyo pumupunta rito ng maaga, ang simba natin 8:30, 7:30 nandito na para ipag-pray ang lahat ng dadalo sa samba. Ang ilan sa inyo 8:30 ang service, alas 8 nandito na para tumulong sa pag-guide ng mga paparada sa parking lot natin. Good deeds. Ang ilan sa inyo pupunta dito ng Sabado ng gabi, galing sa eskwela, galing sa trabaho, para mag-rehearse ng 3 oras, para tiyakin na pagdating ng mga sasamba, ay hindi sintunado ang ating aawitin papuri sa Diyos at maayos tayong makapag-awit at samba sa Diyos. No? Ang ilan sa inyo pumupunta rito ng maaga, para makatulong mag-usher sa mga darating na sasamba. Good deeds. Ang ilan sa inyo nag-volunteer pa na kapag may mga first-timers, kayo ay doon, no?
Alam mo, pagkatapos ng simba dito, may nilalabas tayong tinapay. Di ba? Paborito ni Mikey. Pero yung iba, sa halip na magtinapay, pupunta doon para mag-welcome at kumausap sa mga bisita. Good deeds, right? Ang ilan sa inyo, meron naman tayong mga janitor, pero napansin nyo, parang matandang-matanda na si Mang Johnny, baka mabali ang buto, nagbo-volunteer na iayos ang upuan para sa second service. Good deeds. Mga kapatid, kaya siguro, pag may sumasamba dito, no, ay talagang napapasamba sila dahil doon pa lang sa parking lot, naramdaman na nila ang pag-ibig ng Diyos bago pa nila narinig ang salita ng Diyos. Amen? Why? Ang sabi sa Bible? Because of that they may see your good deeds. At anong effect? When you do your good deeds as a Christian, they will glorify God. Amen? So, bago po tayo pumunta sa second point, pwede bang palakpakan natin ang mga nagbo-volunteer dito, yung mga dinidescribe kung pumupunta. Amen, no? You know who you are? Thank you very much. You are rich in good deeds. Let's go to number two. How can you be rich toward God? No? Paano ka maging mayaman na nagbibigay glory kay God? Well, number two, you must remember this, that God wants you to be rich in generosity. Sa pagbibigay, generosity. No? Ano pong sabi sa Proverbs 11:25? Sabi po, a generous person, ang taong mapagbigay, will prosper. Oh, sinong gustong mag-prosper? Ito ang sabi ng Bible. Be generous, maging mapagbigay. Why? Whoever refreshes others will be refreshed. No? Ang sinasabi ng Bible, kapag daw ikaw ay tumulong sa kapwa, pag may ginawa kang mabuti sa kapwa mo, hindi ka pwedeng mabahaginan o masuklian ng blessing as well. Right? He refreshes others, He will be refreshed back. It will come back to you. Yung blessing na binitawan mo, tulong na binitawan mo sa iba, yung kawang gawa, mabuting gawa, babalik din sa'yo. You will also be refreshed. Alam niyo po mga kapatid, ang ating church, Aika, will be celebrating 15 years nitong 2016. No? 15 years old na tayo, right? At meron na po tayong tatlong satellite churches. At meron pang isang madadagdag mula sa Palawan. No? Anong ibig sabihin nito? Maraming mga tao ang makakilala sa Diyos at malaman nila ang plano ng Diyos sa buhay nila sa apat na lugar na ito. Cagayan, Bohol, Kupang, dito, at soon in Palawan. At ano ibig sabihin nun? Ang bawat isa po sa inyo ay may bahagi doon. Sa bawat kaluluwa na makakilala sa Diyos, mula Cagayan hanggang Bohol, hanggang Palawan, may bahagi kayo because you are giving part of your income here in Aika for the ministry. No? Na-meet nyo na ba yung pastor natin sa Cagayan? Yung pastor natin sa Bohol? No? Yung pastor nating bago sa Kupang, na-meet nyo na ba? Sila pong tatlo ay punong-puno ng pasasalamat sa mga tulong na binigay natin, material support, no, mentoring support, teaching support na binibigay natin sa nila, walang bayad. Sa nakalipas pong 8 taon, we've traveled from Apari to Bohol to Palawan and we've given thousands of Bibles. At lahat po ng mga daan-daan ng mga kaluluwa na na-meet namin sa biyaheng iyon na nagsabing thank you sa Aika, sa mga Bible na ito na nakatulong sa aming paglagong espiritual. Bahagi po kayo lahat doon because you give to Aika. Right? So mga kapatid, hinahamon ko kayo, chine-challenge ko kayo na patuloy nating tahakin ang daang ito to be a generous church.
to always give generously. Because yan ang number two na inaasahan ng Diyos, that we will be rich toward Him by being generous. Number three, mga kapatid. Let's go. Number three. How can we be rich towards God? By being rich in good deeds, by being rich in generosity, and number three, God wants us to be rich in relationships. Sa relasyon. No? In relationships. God wants us to be rich in relationships. Marami tayong kaibigan. No? Marami tayong kaugnayan ng mga kapatiran. No? Ayaw ng Diyos na 5 years ka nang nagsisimba sa Aika, ang kilala mo lang si Pastor Joe. Wala nang iba. Gusto niya makita that you're growing in riches, in relationships. Okay? Basa, John 13, verse 34 and 35. Basa, Bini Jesus, love one another as I have loved you. You must love one another. Now, why is it important to really reach out to people and build relationships and build friendships? Bakit din, Pastor, gusto ko lang sumimba eh, makinig, kumanta, kumain ng tinapay, tapos bababa na. Gusto ko lang, you know, simba lang, uwi na. Bakit kailangan pa, hello, ako po si ano, ano pong pangalan nila, wow, you know, bakit gusto pa ni? Why should I get out of my comfort zone and get to know people? Right? Kalimitan. Ano tayo kung taga Las Piñas lang kaibigan. No? Yung mga taga Binyan, san ayaw mong pansinin. Oh, kung ikaw ay taga kung saan lugar, hindi. No, that is not going to glorify God. You want to glorify God? Para matuwa siya na pinagyayaman ka niya, binibless ka niya, and you're growing in riches, hindi lang sa pera, kundi toward Him. Be rich in relationships. Basa ulit, ano sabi? A new command I give you, sabi ni Jesus, love one another as I have loved you. You must love one another. Why is it important for Jesus na yung mga followers niya ay mapagkaibigan? No? Mapag-reach out. Basa, by this, everyone will know that you are my disciples. Paano daw tayo makilala na talagang tayo totoong Kristiyano? Na kay Kristo. Basa, by your love for one another. You see? Ang iba po dyan, akala nila, eh makilala silang Kristiyano sa laki ng Bible na hawak nila, bit-bit nila kahit saan. Huh? O kaya sa laki ng cross na nakakwintas sa kanilang dinding, Christian yan. O kaya yung mga mamahaling t-shirt, no? Na nakalagay, Jesus! Isnabero naman. Di ba? May kwintas nga. Para namang makaiwas ka kasi baka mahagip ka, masugatang ka pa sa laki ng kwinta. Hindi. Sabi ni Jesus, wala sa t-shirt, wala sa sticker, sa laki ng Bible. Ha? Ano ka makilala na ikaw talaga ay tunay na Kristiyano? Ha? By your love for one another. No? God wants us to be what? To be rich in relationships. Relationships. Kaya mga kapatid, dito po sa Aika, lagi nating sinasabi. In fact, yan ang dahilan kung bakit tinawag natin si Pastor Buboy. Pastor Buboy, taas ng kamay para yan. Bakit natin in-engage ang tulong ni Pastor Buboy dito? Para matiyak na ang bawat isa sa atin will become a part of a small group. Everybody say small group. Ang tawag po natin dito sa Aika, iCare group. No? Sapagkat mga kapatid, naniniwala tayo na ang pag-practice ng Kristyanismo hindi na ipapakita dito sa penthouse. Saan nakikita? Maliwanag na maliwanag. Sa inyong mga sala. Pag nagtitipon-tipon kayo.
Coffee shop, pag kayo'y nagkakape-kape together with other believers. No? Pag nagsasalo-salo kayo, mga mananampalataya, okay? Kahit saan man kayong lugar. No? Alam niyo ba na sa pagbibilang ni Pastor Buboy, meron daw tayong mga 12, 12, no? About 12 eye care groups. Now, tulungan niyo ako sa math. Kaya nga ako nagpastor kasi hindi ako magaling sa math eh. Tulungan niyo ako sa math. 12 grupo na nag-a-average ng taglima. Ano ibig sabihin nun? Sa bawat linggo, merong 70 icons na nag-i-small group. No? Tama ba ang math ko? 12 times 5. Oh, tingnan niyo na. Kaya ako nag-theology. Thank you for helping me. So, may mga 60 icons na nag-i-small group every week. Ikumpara po ninyo yung 60 na iyon sa mahigit 300 na sumasamba tuwing linggo sa dalawang service natin. Tuwing linggo. So, ilan ang diferensya? Lagay mo na lang sa 300 minimum, less 60. Nagaling ako sa math. 240. 240 ang hindi nag-i-small group. Ako'y naniniwala, mga kapatid, kaya natin to. We can do this. Naniniwala ba kayo? We can do this. Amen? We can do better. 60 out of 300 plus? Eh, pastor, ang busy po eh. Ang dami pong ginagawa eh. Alam mo naman, pag, you know, pagka isang gabi ginugol ko sa small group, sayang yung gabing yon. Ito lang po masabi ko. If you're very busy, which I agree, marami naman sa atin ay talagang busy, ito lang masabi ko. Napansin ko, kapag importante ang isang bagay sa isang tao, gagawan niya ng paraan. Di ba may kasabihan tayo niyan sa Bisaya? No? Ano yung kasabihan? Kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, may paraan. Totoo yun, di ba, Mikey? Mikey, totoo yun. Ha? Ikaw, paborito ko ngayon, kaya makinig ka. I want you to be rich in God because malapit ka na. Right? Di ba? Marami sa walang pa oras eh. Hirap eh. Walang schedule, hirap na schedule. Hello? Kung ayaw, may dahilan. Kung gugustuhin mo, pag sinabi mong God, sabi mo, I will be known as your follower because of my love for one another. At obvious naman na kapag linggo, wala akong ginawa dito, kundi umupo at makinig, paano mo masabing love ako dyan? Love will only be shown kapag nasa small group ka. At ikaw ang naghanda, nagdala ka ng drinks, nag-contribute ka ng pansit, ha? Nakipag-share ka, nakita mo umiiyak, nag-encourage ka, no? May nalulungkot, pinag-pray nyo, humanap kayo ng paraan. Right? That is where love happens, not in this venue, in small groups. Kaya mga kapatid, bago po kayo lumabas, tapikin nyo na po si Pastor Buboy. Alam nyo si Pastor Buboy, mahirap po sitwasyon. Bakit? Kasi bago lang siya sa ICA. Bago lang siya sa ICA. Tapos in charge siya sa pag-small groups. Kaya pag hindi kayo lumapit sa kanya, hindi niya kayo kilala. Lumapit kayo, Pastor Buboy, tulungan mo ako. Tinamaan ako kanina. Small groups daw. Hanapan mo ako ng small group. Ha? At pag lumipas ang ilang linggo at hindi kayo kinontak ni Pastor Buboy, isumbong nyo na kay Tulpo. Alam nyo mga kapatid, sa isang simbahan, ito po ang nangyari sa small group nila. Meron po sila kasawa na walang ng trabaho. Walang trabaho. Walang bahay kasi hindi na makabayad ng renta. Ang nung ginawa ng grupo, pinag-pray po nila, sinuportahan nila, no? Tinulungan nila. Naghanap po sila ng bahay, nagpakalat sila sa kanilang mga network, at yung mister na tulungan nilang makahanap ng trabaho.
Nung nakahanap na ang mister ng trabaho, ang sunod na problema ng mag-asawa ay bahay na titirhan. Anong ginawa nila? Pinag-pray po nila, sinuportahan nila habang wala pang matirhan, naghanap-hanap sila sa kanilang network, and nakakita po sila ng bahay para sa mag-asawang yon. Ngayon, dumating na ang araw, nalilipat na yung mag-asawa sa bahay nila. Eh, bago lang trabaho si mister. So, lahat dumalo sa kanilang paglipat sa bagong bahay. Along nakita ninyo? Wala namang kayamanan, walang ari-arian yung mag-asawa. Pero dahil lahat sa small group nila ay dumalo sa paglipat sa bagong bahay, fully furnished agad. Nagtulungan ang mga kapatiran sa small group. Mga kapatid, yan po ang picture, simple lang po ang picture natin ng small group. Marami kasing natatakot mag-small group kasi akala nila, Bible studying seryoso, hindi naman ako graduate sa Bible school, paano ko ito ipapaliwanag? Hindi po. Yan po'y, meron ng mga questioning. Mag-sharean lang. Ang gusto lang natin mangyari, eh, magtipon-tipon kayo sa inyong mga bahay-bahay at doon, palaguin nyo ang pananampalataya ng bawat isa. Ipag-pray nyo ang bawat isa. Tulungan nyo ang bawat isa. Kung may mga mag-asawa man kayo dyan, tiyakinin nyo na yung mga mag-aasawang yan ay matibay sa kanilang relasyong mag-asawa at walang nawiwindang. No? Lumago sila, tagumpay, laban sa mga tukso sa buhay nila. Yan lang ang gusto nating makita because that is where God wants us building relationships so we can do and glorify God. No? Kaya ako po yung nagagalak dito po sa ICA. Every 10 o'clock, alam ko, meron tayo, anong binakita natin dito? 10 o'clock, meron daw mga kalalakihan na nagpe-pray sa parking lot. Natutuwa po ako nun. Pero gusto ko pong hamunin ang mga kalalakihan natin. We can do more. Ano namang sharing meron dyan? 10 minutes, pray. Abay, we can do more. Magyayaan kayo sa Boss Coffee, kung saan mang kapihan dyan, and share talaga. Pray for one another. Get to know each other kung anong struggle ng bawat isa and support one another. Hindi sapat yan. Mahina yan. Okay yan, natutuwa ako. Nagsisimula na kayo. Pero palaguin nyo pa. No? Magyayaan kayo. Talaga, hindi nyo lang alam. Alam nyo, pag nasa church tayo minsan, titingin ka sa kaliwa, gwapo, mukhang bango. Ang ganda, mukhang mabango. Ah. Pero yung mga problema, pag kayo, pastor, at naririnig nyo, nalalaman nyo yung mga problema ang dinadaanan, mawiwindang, ha? May problema pala yun? Ay, nag-iwalayin na ba? Mukha silang loving. Ah, ganun pala nangyari? Hindi mo alam. Bakit? Kasi ang ginawa mo lang, sumimba, makinig, kumain ng tinapay. Yung iba na nga, nahiya na, ayaw na kumain ng tinapay. Kumain kayo. Para sa atin yan. No? Kumain kayo. Para nga yun, huwag ka magmadaling lumabas eh. No? Kumain kayo. Tapos, hindi nag-i-small group. Kaya, hindi nakatulong sa kapwa. Amen? Dapat natulungan ko yun. Dapat napag-pray ko yun. Wala na. Tapos na ang pagkakataon. So remember this, ha? 60 against 300 plus. We can do better. Amen? Kaya natin yun. Naniniwala ang Diyos sa atin. So remember that. Why should we do this? Pastor, bakit mag-small group? Why? Because God wants us to be rich toward Him. Paano magsimula po ito? It starts with deep, intimate relationships with fellow believers. Number two, it starts with generosity. And number three, it starts with using your life and your gifts to do good to others. Let's bow our heads to pray. Father God, we love you and we pray that today, Lord, you would draw us into a place of conviction and action, Lord. We pray that you would help us to be honest with ourselves and with you about where we are
in our relation to where you are calling us to be. Lord, thank you that in Jesus we can have a life that is not counterfeit, but is truly life. Mga kapatid, kung nais niyong sumagot ng yes kay Lord, to really go to the next level and be rich in relationships or be rich in generosity or be rich in doing good, then just say yes to God right now in your heart. Just say, yes, Lord, I say yes to your challenge today. Come on, just say yes. He is listening to you. He is waiting for your response to His word. Father, I pray na i-bless po ninyo ang lahat ng nag-yes sa inyong challenge sa umagang ito. And I thank you in advance, Lord, for what you're going to do in their lives na sinisimulan nyo na as you enrich them, empower them, and bless them to be rich toward you. In Jesus' name we pray. Amen. Let us now come to that worship celebration where we celebrate the Lord's Supper. Alam nyo na si Jesus never once did He say na i-celebrate ang kanyang birthday, Christmas, no. But what He said we should never forget to celebrate is the Lord's Supper. Sabi niya, do this as often as you can to remember me. To remember what He did on the cross for us. And so that's what we remember. We remember that on the night before He was betrayed, after He gave thanks to God, He broke the bread. And He said, this bread is my body broken for you. Take and eat it in remembrance of me. In the same way, also after supper, Jesus took the cup and He said, this cup is the new covenant in my blood shed for the forgiveness of your sins. Take and drink of it in remembrance of me. And so, as followers of Jesus Christ, whenever we eat this bread and celebrate by drinking this cup, we remember Jesus' death. We acknowledge that He died on the cross for us. And we celebrate His resurrection. And we await He's coming again. Let's bow our heads to pray. Lord, thank you. Thank you for coming to earth. Coming to earth to die on the cross. And for rising again from the grave. Assuring us that as you rose again, we too shall receive eternal life. Bless this bread and this cup. May it energize us as we remember your goodness, your love, your mercy, and your grace for our everyday living. In Jesus' name we pray. Amen. The bread is the communion in the body of Christ. Take and hold on to it as we will partake of them together. Thank you.
The bread is the communion in the body of Christ. Take and eat it in remembrance of Him. The cup is the communion in the blood of Christ. Take and hold on to it as we will partake of them together. The cup is the communion in the blood of Christ. Take and drink of it in remembrance of Him. Let us bow our heads to pray. Lord, we thank You for this bread and this cup, how they have refreshed us. Thank You that because You rose again from the grave, we are assured that we too shall receive eternal life and life of power while we are here on earth. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Sa inyo pong mga harapan ay meron pong mga pouches dyan. Please get one response card. At ito po ay isang pamamaraan na gusto po namin kayo makilala ng lubusan. At higit sa lahat, gusto po namin kayo maipanalangin. If you're a first-time visitor or second time, please fill in the pertinent information na makikita po ninyo sa harapan ng response card. At higit sa lahat, kung ang mensahe po ng Panginoon ngayon ay nangusap sa inyo to move you to make certain decisions, important decisions sa buhay ninyo. Sa likuran pong bahagi ng response card ay makakita po kayo dyan ng mga decisions na pwede po ninyong checkan. At para malaman namin, so that we can pray for you, at higit sa lahat, makita po namin how God is working in your life actively sa bawat araw na dumaraan. So please, we'll give a few moments para po kayo ay makapag-sulat sa response card na yan. And after that, you may also, pwede nyo pong ihulog ang response card nito sa ating offering portion mamaya para po makolekta po natin, magather po natin ito. Salamat at pagpalain po kayo ng Panginoon.
As you fill in the response card, let us get ready now to worship God with our giving, our tithes and our offerings. We have been reminded by our lesson and our series this month that God has richly blessed us. And He wants us to be rich toward Him. And one of the ways is by being generous. Let's bow our heads to pray. Yes, God, we trust that You are the giver of every good and perfect blessing. You are the one who richly provides us with everything we need, not only for our enjoyment, but also that we can contribute to the work of reaching more souls in this lifetime. Bless, Lord, this act of giving as part of our worship to You, recognizing that You are the source of all good things. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at His voice. Let's see that. Trembles at His voice. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And oh, we'll see how great. How great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, just sing with me. The Godhead three in one. The Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb. Let's see that. Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And oh, we'll see how great. How great. How great is our God. You are the name. We see that. You're the name above all names. You are worthy of all praise. Come on. And my heart will sing how great is our God. He's the name. He's the name. We declare. Because He's the name above all names. You are worthy of all praise. Come on, Aga, we sing. In my heart will sing how great is our God. How great. Oh, how great is our God. Sing with me. How great is our God.
sing how great is our God. Amen. We have a great God. At itong great God na ito nagsabi, He who refreshes others will also be refreshed. And so I pray and declare, God will bless you. God will restore what is broken in your life. God will energize you to live for His purpose this whole week until we meet again. And the grace of the Lord Jesus Christ be with you now and always. Everybody say, Amen. Amen. Let's offer a clap of praise to God.